What's up mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Okay, so mga idol, panibagong video na naman tayo mga idol regarding pa rin sa sound setup. So ngayon mga idol, yung topic natin ngayon ay kung saan i-share ko sa inyo kung paano i-limit yung signal sa ating mga processors na hindi tayo magkakaroon ng clipping sa ating mga power amplifier or sa mga amplifier natin na ginagamit. Ayan, so mga idol, pero bago yan mga idol, kung bago ka pala sa aking YouTube channel, so huwag kalimutan mag-subscribe and pakiclick po ng notification bell para updated kayo sa susunod nating mga upload. So mga idol, baliwala po tayong testing sa actual sound, pero huwag ninyong baliwalayan ang ganitong klaseng tutorial dahil napaka-importante po ito mga idol. Lalong-lalo na sa mga friends natin dyan, sa mga baguhan pa lang sa sound setup and sa mga nag-uumpisa pa lang, no? Na nagtatayo ng kanilang mga mini sound. Ayan. Okay, so ulitin ko lang yung ating topic ngayon mga idol ay regarding po sa setup ng sound na kung saan ay lahat po ng ating audio signal na ipapasok o ibabato sa ating mga power amplifier, lahat po yan ay nakalimit na. Ayan. So yung tanging ano natin, yung tanging tawag dito mga idol, yung tanging habol natin ay wala tayong clipping sa ating mga amplifier. Ayan. Ayan mga idol. So meron tayo ditong isang mixer. Sorry. And dalawang processor, equalizer at saka crossover. Ayan. So yung ano natin mga idol, yung bibigay ko na tips sa inyo ay napakasimple lang po. So although na ina-apply na rin po ito ng iba, lalong lalo na sa battlefield, alam naman natin pag nasa battle tayo ay lahat po ng mga processors natin ay nakasagad yung mga kanilang mga pinaka-peak talaga na performance. Ayan. Okay, so mga idol, wag na natin patagalin to. So dito tayo sa ating mixer, punahin natin sila. Napakaingay ng mga motorsiklo. Okay, so unahin natin yung ating mixer kung saan ito po yung pinaka-input talaga ng ating audio signal at siya na rin po yung nagko-control para sa ating mga equalizer at crossover. Ayan, so halimbawa mga idol, mag-play tayo ng music. Ayan, so mag-play tayo ng music. Tapos mga idol, halimbawa kung kayo ay gumagamit ng laptop o cellphone, so laging ninyong tandaan. Ayan, so paulit-ulit ko po itong sinasabi na yung, dapat yung peak ninyo ay iwasan ninyong umiilaw. Ayan. So pag umiilaw siya, kahit naka-low volume na yung gain input ninyo, so pwede ninyong bawasan mga idol yung kanyang volume. So hanggang sa hindi na siya umilaw. Okay, so tapos mga idol, hahatakin nyo po itong slide control natin sa input. Yan. Yan. So yan, so nasa clipping stage na po yung ating mixer. So pwede nating ibaba ng konti. Ayan, so hanggang dyan lang tayo. So kaya po mayroong ilaw dyan. So yan po yung reminder natin na nasa sinasabi ni mixer, "Oops, boss, hanggang dito lang po yung maibibigay ko na pinakamalinis na tunog. Pag isagad mo pa ako, pangit na po yung ilalabas ko na tunog." Yan. So yan po yung purpose ng mga LEDs natin. So wag nating baliwalain lang. Eh wag nating isagad dyan. Kapag sinagad natin dyan, hanggang dating na ano, lahat ng ilaw umiilaw, no? Yan, so pero wag nating isagad yan mga idol. Dahil po yan ay mga limitasyon ng ating mga mixer. Ayan, so halimbawa mga idol, nasagad nyo na dyan hanggang dyan yung inyong mixer. So ibig sabihin yan, malinis po yung tunog o yung signal na nilalabas ng ating mixer. Ayan, so punta naman tayo yan mga idol sa ating equalizer. Kung saan, so next stage naman po ng audio signal natin ay yung equalizer. Okay, so dahan-dahan ninyong ihatakin yung volume ng inyong equalizer. Ayan. So kung mapapansin ninyo, umiilaw na siya.
Yan. So yung 18 plus which is color red, yan na po yung pinaka peak niya or clipping stage na po yan ng ating equalizer. So iwasan din natin yan mga idol na magkakaroon tayo dyan ng clip. Ayan, so the same din yan mga idol sa kabilang channel. So iwasan din natin yung magkaroon tayo ng clip. Ayan. So mapapansin natin na maganda talaga pag umiilaw yung mga ilaw ng ating equalizer, dahil makikita natin na meron audio signal na pumapasok. Ayan. So halimbawa mga idol, na set nyo na rin sa matamang settings yung inyong equalizer at yung tamang peak ng kanyang audio signal na output na ilalabas. So sa kanyo naman hahatakin yung inyong volume ng inyong mga crossover. So dahan-dahan lang tayo dyan. So yung crossover natin ay dito po ay naka tawag dito, low gain po yung crossover natin. Okay, so pero dahan-dahan nyo rin i-sagad. So wala siyang mga LED indicator na katulad sa ating equalizer na meron siyang peak or clip. So pwede nyo rin isagad dyan sa gitna. Yan. Or kung hindi kayo kumbinsido, dyan mo, sa number 4 tayo, o nasa 10 o'clock lang yung volume ng ating crossover. Yan. Tapos, so yung next nyan mga idol, ay dahan-dahan nyo naman po i-power on yung inyong mga amplifier. So wala tayong amplifier dyan. So dito tayo. Yan. So halimbawa, meron kayong mga power amp. Yan. So naset nyo na yon ng tama ang inyong mga processors, malinis na po yung lahat ng settings niyo doon, malinis na po yung kanyang tunog, na limit nyo na kumbaga. So sa kanyo naman dahan-dahan ihahatakin mga idol yung volume ng inyong amplifier. Ayan. So wag kayong kabahan, no? Kahit hatakin nyo pa nyan, so magsisignal pa rin yung inyong amplifier pag nasa limit na siya. Pag nag-signal na siya na limit mga idol, sa kanya na siya babaan, no? Ayan. So babaan niya na. So, sa ganong setup mga idol, maiiwasan talaga natin yung pagki-clip, kakaroon ng clip, at maiiwasan natin yung pagkasunog o pagkasira ng ating mga speakers sa ganitong klaseng setup. Ayan. So dahil nga yung ating mga audio signals sa ating mga processors, na ilimit na natin ang husto. Yan. So nakalimit na po tayo dyan. So ibig sabihin, huwag na tayong magdagdag pa ng volume dito. Yan. Dahil lahat ng mga settings natin sa ating mga processors ay nailimit na natin. At pati yung ating mga amplifiers, so nalimit din natin yan. So yun yung maganda sa mga power amplifier, dahil meron si tayong LED indicator dito for clip. So ano lang dito sa mga integrated amps, so wala lang silang mga LED indicator kung nagki-clip na siya o hindi. So yung ano lang natin dito, yung laging tandaan natin pag mga integrated amplifiers yung gamit, so yung clipping point nito ay distorted. So alas the same lang naman sa ating mga power amplifier, pag nag-clip na sila ay distorted na yung nailalabas nila na tunog. Ayan, so tandaan natin. So pang finale natin kasi yung amplifier, so dandaan natin hatakin yung kanyang volume hanggang sa mag-clip. Tapos clipping point. Okay, so pwede natin yan ibalik na konti yung ating volume para hindi na siya mag-clip. Ayan. So ganun po kasimple yung ating tutorial ngayon mga idol, pero huwag ninyong baliwalain dahil napaka-importante po yan. Napaka-importante po para iwasunog sa paparating na Pasko. So 25 days na lang or 24 days more to go. So Pasko na po mga idol. So Merry Merry Christmas in advance sa inyo mga idol. Ayan. So wala pa tayong sahod sa YouTube. So wala tayong pa-free days sa inyo mga idol. Pasensya na po. Maybe in the next year. Ayan, so hanggang dito lang muna tayo mga idol. Maraming salamat hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!